F123. Lalabas ang error na ito kung like short or open. Kung open ang sensor natin, lalabas tong error na ito. Okay? Ngayon, kung hindi nag-open, kung nag-change value ang sensor natin, so ano ang lalabas na error? So, yun yung aalamin natin. Saan ba pumupunta ang sensor? Dun, sa system. Okay? So, ang sensor, meaning, ito is nakaformat na siya doon sa system. Hindi ka pwedeng magpalit ng ibang value. Ang kailangan mong ipalit dito, original value. Kung iba mang napinanggalingan, same value ang ikakabit nyo. Kaya kung kabisado nyo na ang mga sukat ng value nito, pwede kang gumamit kahit galing sa ibang brand. Dahil alam mo na parehas pala ng sukat ng nakuha nyo. Ngayon, kung hindi mo alam ang sukat, mangangapa ka. So, basta ka lang magpapalit ng sensor, ang nangyayari, karamihan ang dumadating sa amin, pag hindi ito putol, kinatkot na, kadalasan pinutol, dinugtong, nilagyan ng tape. Okay na yan. Kanina pa. Ayan mo sila. Action na. Action ba yan? Mm-hmm. Wala naman kaya action eh. Okay, good day mga katek. So, today is Sunday. Sunday. Ayan, kaya nandito lang kami, nakapambahay. Nasa bahay. Ngayon, wala kami sa opisina, nasa bahay. Kapag ka Sunday, bahay yung aming opisina. Kaya yung aking gilid, merong nag-aaral pang isang mabait na bata. Yun. Kasi pag mag-aaral na anak namin, di ba? Bait. Kaway-kaway naman dyan. Oh, yeah. Mag-aaral ha. Pati tayo dyan. Sige na. Magmakulit ha. Magbibidyo kami ni Mami. Ayan, okay, good day mga ka-technician. So, meron akong isi-share lang, total Sunday naman, hindi kami lumabas ngayon. Dito lang kami sa bahay, naglinis. Naglinis ng paligid. Ayan. Itabas dun sa labas. Meron akong papakita isang board ng, actually, Coppel. Coppel itong board na ito. Ayan. So, ang naging issue, P4. So, ang issue natin is, wala, susulat ako ha. P4. So, ano ba si P4? Ayan. So, yung unit na ito is galing pa ng Santa Maria. Santo Tomas, Batangas. So, hindi ko na pinakita yung pangalan nandun sa kabila. Kasi hindi ako nagpaalam na sasabihin ko yung pangalan. Pero galing ng Santa Maria, Bulacay. Santa Maria, Santo Tomas, Batangas. Tama, bambasa ko. O, Batangas na. Okay. So, ang issue, P4. So, yung P4 dapat, sana, kaya na nilang gawin. Lalo na kung mga galing pa ng probinsya. So, dapat, doon pa lang kaya ng desisyonan eh, no? Ayan. So, hindi naman natin masabi dahil, syempre, hindi nila kabisado ang electronics. So, sa P4 ni Coppel, sa katulad nitong board, so, familiar na siguro kayo. Ano ba yung P4 kadalasan? So, ang P4, lack of ventilation, pwedeng marami ang unit, pwedeng may problema ang compressor, nagka-high ampere, or maraming pwedeng panggalingan eh. Ayan. So, sa ganung problema, saan ba tayo unang magpo-focus? So, syempre, titingnan natin muna ang the best solution or yung pwede yung gawin na unang step. Siguro, tingnan nyo kung malinis ang unit. Kung marumi, syempre, kailangan nyo munang linisan and sukatan nyo ng ampere kung tama para hindi kayo magkamali ng findings. So, sa katulad nitong problema, so, naipadala nila dito dahil parang ang magiging findings nila is board. Ayun.
So, buti, hindi pa sila nagpalit ng board. Ayan. So, dito papasok kasi yung kakap. Mahalaga kasi talaga eh. Ayan. Ano ba yung trabaho ng sensor? Okay? So, i-drawing natin muna ha. Ayan. Do-drawing ko lang yung board ng P4 natin. So, kung ito yung ating outdoor board. Outdoor board na ilalagay ko ha. Yan. So, ang outdoor board, merong tatlong sensor na ginagamit. Ayan o. 1, 2, 3. So, saan ba nakapunta na punta yung isa? So, yung parang munggo. Yan, do-drawing ko na. Yung parang munggo, yan yung sa ambient. Yung isa, nakakonect doon sa condenser. Yan. Condenser. Okay? Tapos yung isa, nakakabit sa may compressor. So, yan yung setup lagi niya. So, sa ganito, common ang ginagamit na sensor. Usually, yung nakakabit sa may compressor na pinakamalapit, yan yung pinakamataas. 40K. Pero itong dalawa, magkaparehas. Sa normal, tawag dito, yung sa normal na temperatura natin ang pagkuha. Kasi, hindi nyo makukuha ang sakto eh. Nito, depende sa ambient nyo o sa init ng panahon o lamig ng panahon. So, ito, kadalasan ang nakukuha natin is 7.3 or 7.5. So, the same yan nung isa. Yan. K ha? K ang value. Yan. Kaya sabi ko sa inyo, kapag ka meron kayong nai-encounter na unit, like taglinis lang kayo, mag-take note na kayo, gumamit na kayo ng digital tester, tapos, kung hindi kayo familiar, bunutin nyo muna si sensor, i-check nyo kung ano yung makukuha nyo para mapamilyar kayo kung ano yung mga good value ng sensor. Katulad niyan, kung hindi natin alam yung exact value, mangangapa tayo. Kung wala tayong katulad o wala tayong experience doon sa ganung problema. Ayan, so sasabihin natin ano ba ang value ng sensor. So nag-check tayo, akala natin buo yung mga sensor, pero change value pala. Okay, so dito sa tatlo na ito, parehas siyang pwedeng makadetect ng error ng P4. Although may kanya-kanya trabaho siya. Yung 40K yan yung para malaman natin kung nag-overheat ang compressor. Kung nag-overheat ang condenser, ito, yung sensor na isa. So may kanya-kanyang tawag yan. Hindi ko alam kung ano itatawag nyo. Para lang madali natin maintindihan, like nakakabit sa condenser, ito yung pinaka-ambient natin, yung nakakabit sa likod. Ito yung nakadikit sa compressor, yung mataas na number. Okay? Para lang madali nating maintindihan. Ayan. Kung meron tayong silang sensor dito sa tatlo, so ano ba yung lalabas na error? So, ang makikita lang natin na error dyan is hindi ako sure kung ito ang ginamit ha. May lalabas kang F1, F2, and F3. So, saan lumalabas yung sensor na yan? Ang error na yan. F1, 2, 3. Ay, okay. So, hindi siya F1, F2. O, tama. F1, 2, 3. F4 and F5 sa indoor. Okay? F1, 2, 3. Lalabas ang error na ito kung like short or open. Kung open ang sensor natin, lalabas tong error na ito. Okay? Ngayon, kung hindi nag-open, kung nag-change value ang sensor natin, so ano ang lalabas na error? So, yun yung aalamin natin. So, sa katulad nito, isi-short ko na, papakita ko na kagad sa inyo, ha? So, ito, susukatan natin. Tatlo ito, ha? Yung may red. So, ang ating temperature sa ating room is 26.3. Ayan. Ito.
26.3 ang room temp natin dahil nakabuhay yung aircon. Okay. Kapalit ko lang yung aking test prod. Actually, ang simple lang ng video natin. Pero, ang electronics kasi kapag ka-inverter ang aircon natin, lahat ng parts dito, maliit man o malaki, resistor man o transistor, lahat yan may gamit. Kapag ka nag-malfunction ng isang parts, totally lahat yan affected. Buong kabuuang aircon. Kahit sensor o kahit isang resistor na nag-change value, so ilan yung parts na yan. So daang parts, so nasa 100 pa siguro yan kung bibilangin natin o baka hindi lang. So kahit isang parts lang dyan, affected ang buong aircon. Hindi siya katulad ng basic aircon na pwede mo pang paandarin. Ang inverter aircon na gumamit ng electronic parts, so kahit isang parts lang dyan, apektado na. Okay, so sabi ko nga sa inyo, unahin nyo lagi, like mag-check tayo ng ampere, yung dumi ng aircon, kung malinis ba. Okay, susukatan natin ng ampere. And, syempre, isusunod nyo yan mag-basis na kayo kung meron kayong kodi ko dati. Ayan. So, yung sa 26 degree na nakuha natin na temperatura natin, pumalo siya ng 9.6. So, sa normal temp, like, naka 28 degrees tayo. So, usually, mga 7.5 ang makukuha natin. Ayan. So, ito yung kulay itim, ha. Ito yan. So, ito yung nakakabit sa condenser. Yung kulay black na ito. Okay? So, iinitan ko na lang ng kamay ko. Hahawakan ko. Yan, oh. Tingnan nyo na nagbabago. Yan. Ayan. So, nakita nyo, naging 8.5 na lang. 8.4. So, ibig sabihin, kapag umiinit, bumababa ang nasusukat natin. Kung sa analog, tumataas, mataas ang reading. Pero kung sa digital ang ginamit natin, pababa ang numero. Yan. So, bumababa siya dahil hawak ko siya. So, ang nadidetect niya yung init ng katawan ko. Then, ito yung pangalawa. Yung ambient sensor natin na tinatawag. Yung parang mugo ang dulo. Or parang room temperature sensor. Yun. Tingnan natin. Anong value? 1.6. So, ang laki ng diferensya. So, katulad na sabi ko sa inyo kanina, ang normal nito, nasa 7.3. Okay? So, meaning, ang problema natin, wala sa board. Nasa sensor lang. Then, yung sinabi ko sa inyo na 40, ito yung makakabit sa compressor, ito yung may kulay red, oh. Common na yan eh. Ayan, para mapamilyar lang kayo. Ayan, nasa 52. So, ibig sabihin, kapag malamig, tumataas ang number natin. Okay, so iinitan ko rin, hahawakan ko ng kamay habang tinetest ko. Ayan. So, tingnan nyo yung number ng ating digital tester. Pababa. Pababa ang number. Okay. So, sa analog, pataas yan. Ang palo. Yan. Okay. So, nasa 45 na siya. Yung sabi ko sa yung normal temp niya, like naka 28 degree tayo, pumapalo siya ng 40. Ayan. So, magto 28 degree na yung init dun sa hawak ko. Ayan. Okay. So, ngayon, kung nag-change value ito, na bumaba. So, kapag umiinit, ang value is bumababa. Yung 7.3 na normal temp natin is naging 1.6 ang makuha ko kanina. So, anong iibig sabihin ng 1.6? Ang nadidetect niya, hot heat. Pagkas naman yan eh. Mainit. O, tagalugin na natin ha. Mainit. Kapag bumaba siya ng 1.6. Ngayon, kung tumaas siya, sabihin, malamig
ang nadidetect natin. So, nag-change value yung isang ambient sensor natin. So, anong meaning nadidetect niya? Anong nadidetect niya? Kung bumaba ang value, mainit, di ba? So, ano lalabas na error? U, si P4. Ganun lang kasimple natin i-analyze. Okay? Ayun, no? So, ang error na nadidetect mo, P4. So, huwag muna kayo magpapalit ng board. So, yung P4 kasi, kung like, chinek na natin, good ang mga sensor natin, so, may pwedeng may problema ang compressor, pwedeng overcharge, pwedeng madumi, and pinakamasakit, pwedeng sira ang board na ma-detect natin. Okay? So, kasi ang focus natin, kapag tinignan natin ang error code, kung sensor ang tinutukoy, dito tayo nakapokus. F1, F2, F3. Diba? Yun yung technician ngayon. Yun yung mindset na natin eh. Nandun na tayo. Check natin. F1, F2, F3, sensor. Ngayon, nag-P4. So, saan tayo pupunta ngayon? Hindi natin ma-analyze. So, pupunta tayo doon. Maaring lack of ventilation, madumi, sira ang board. So, doon ang focus natin. Pero, hindi naman natin chinek na nag-change value pala siya. Nag 1.6 siya. So, meaning, ang nadidetect niya is mainit. Kahit yung normal yung temperature natin, ang nadidetect niya pa rin, mainit. So, ang ilalabas niyang error, si P4. Okay? Ayun. Ganun lang kasimple. Meron ako sensor dito nito eh. So, ito talaga ipapalit ko. Ito. Ambient. So, ito naman, kung like magpapalit kayo, mas advice sana namin, tatlong sabay-sabay. Kung gusto niyong palitan. So, bukas i-request ko ito, tatlo na. Ngayon, kung wala kayong pamalit ng tatlo, eh, pwede kayong gumamit kahit sa ibang brand. Gawin nyo na lang reference yung isa. Habis magkaparehas siya ng value eh. Sa ganitong product ha, like nakita nyo, na may kaparehas. So, ibig sabihin yan, kung ganito ang board, and nakita nyo sa ibang brand na meron, meaning ang sensor, magkakaparehas. So, kung ano yung nasukat nyo doon. Kaya sabi ko sa inyo, tuwing maglilinis kayo or mag-take advance nyo na, sukatan nyo na yung tatlo. Take note nyo, gumawa kayo ng isang kapirasong papel. No? Ipunin nyo ng ipunin. Tapos lagyan nyo kung anong model. So, pagka nasa bupahan nyo, pumunta kayo dun sa services. Services, yun. Ang dami nyo service. Sa service. Or may na-encounter kayong problema, check nyo na yung sensor. So, ay, ganito yung sensor nito. So, pupuklatin nyo na lang, di ba? Picturean nyo. I-drawing nyo. Actually, ako dati, dino-drawing ko yan eh. Dito. Kung hindi ko, yung mga PlayStation dati, na ginagawa namin. Ano yung ginagawa ko? Pinipicturean lang namin, tapos pinapadevelop ko. Tapos, sinusulatan ko siya. Develop pa talaga. Develop, di ba? Picture mo. Di film, di ba? Ang tawag ko, develop. Yung panahon mo pa yun. Na naman eh. Ngayon, cellphone eh. Noon yung kapanahon na namin, alaw, di ba? Yun, so, yun lang naman, advice ko lang naman sa inyo. Kung gusto nyong matutunan, or gusto nyong, kasi panghabang buhay nyo, dadalhin na yan eh. Tulad yan. So, noon, pinagsikapan ko, natutunan ko. Eh, sa akin naman, although medyo, sabihin na natin, nagkaedad na rin ng konti, isishare ko sa inyo. Ayan. So, parehas lang ito, pwede kong gamitin. Ang value niya, tingnan natin. Pero, ay, may request ako nito. Tuesday mo na ito padala. Papalitan ko na lang. Yan. 8.6 ang value. So, pwede natin gamitin. So, nasa na ba yung nakita natin kanina? Ito. Yan. So, nasa 9.4. Medyo magkalapit. Pero isang gamit nito eh. So, pinakamaganda is i-request ako ng tatlong sensor bukas. Kung magpapalit kayo, pinakamaganda tatlong set o tatlong sabay-sabay isang set ha,
So, kung wala naman, talagang walang-wala kayong mapagkuhanan na or nagmamadali kayo, so, umanap kayo ng pinakamalapit na value. Kung ano yung nasukat nyo dito sa ating papunta ng condenser. So, yun yung kaparehas niya is ito. Ang naiiba, yung papunta ng compressor. So, ang sensor, napakahalaga. So, hindi siya pwedeng change value. Hindi pwedeng mali ang value. Kasi yung sensor natin, buray ko muna ito, babalik ko na lang ha. Di ba, bilis kong mabilis. Okay. Ganyan pala yan. Eto ha. Do-drawing ko na ng napakasimple. Okay. 1, 2, 3. Yan yung sensor natin ha. Sensor. So, saan ba pumupunta ang sensor? Dun, sa system. Okay. So, ang sensor, meaning, ito is naka-format na siya doon sa system. Hindi ka pwedeng magpalit ng ibang value. Ang kailangan mong ipalit dito, original value. Kung iba mang na pinanggalingan, same value ang ikakabit nyo. Kaya kung kabisado nyo na ang mga sukat ng value nito, pwede kang gumamit kahit galing sa ibang brand. Dahil alam mo, naparehas pala ng sukat ng nakuha nyo. Ngayon, kung hindi mo alam ang sukat, mangangapa ka. So, basta ka lang magpapalit ng sensor, ang nangyayari, karamihan ang dumadating sa amin, pag hindi ito putol, kinatkot na, kadalasan pinutol, dinugtong, nilagyan ng tape na hindi pa nakaayos. So, yun yung kadalasan dumadating sa amin. Yung sa akin lang, isishare ko para lang, para may ayos naman. Kung meron kayo shrinking tube at nagputol kayo, mas maganda. Shrinking tube nyo, o i-tape nyo ng maayos. Ayan. Okay? Okay na siguro tayo. Ilang minuto na ba yan? Matagal na yata tayo. 20. Okay. Ayan. So, wala ka simple ha. Ang sensor, hindi ka pwedeng magpalit ng ibang value. Kung anong value ang nakalagay dito, yun ang gagamitin nyo. Okay? Kung nakuha nyo dyan is 7.3, 7.3, 40. Yung pinakamalapit na value, isang set. Dahil yung sensor is kinukumad niya sa system yan. Kung nagpalit ka ng ibang value, iba ang ikukumad niya sa system. So, para siyang, actually, ito nga sinasabi ko sa inyo, ang sensor kasi katulad niya nung tawag namin bias, variable, o volume control. Alam mo yung volume control ng ampli? Kapag nag-change value yan, kahit na ipinol volume niyo yan, kung nag-change value niyan, pwedeng mas malakas o pwedeng mas mahina. So, ganun din ang ikukumandya doon sa system natin. Kung nag-change value ito, mali ang ikukumandya sa system. Okay? So, hindi siya magbabalance. Ngayon, kung hindi siya maintindihan ng system natin, ano ilalabas niya? So, maglalabas siya ng error. Kung hindi man yun sa F1, F2, F3, ilalabas niya yung CP4 dahil iba ang na-detect niya. So, iba ang na-detect ng ambient natin. So, inilabas niya si P4. Okay? So, dito na lang. Ganun lang kasimple. Actually, simple. Pero, ginawa na rin natin ang video para ma-share natin ng content. Ayos! Okay.